nakaka-touch ang mensahe at panawagan ng premiadong aktres at Sierra Baitgache sa mga kabataang artista ngayon para sa showbiz industry. Nagpaalala kasi si Ms. Cherry sa lahat ng masikat na celebrities ngayon na patuloy na sineswerte at namamayagpag sa mundo ng television at pelikula. Sa nagganap na Grand Minyakon ng APJ's Batang Quiapo, kung saan isa si Cherry Pie sa mga makakasama ni Coco Martin, nakiusap siya na sana'y magkaroon pa na maraming tulad ni Coco na may malasakit sa showbiz, lalong-lalo na sa mga seniors actor. Inilahad din ang batikang actress ang kanyang magiging mensahe sa mga basher sa Batang Quiapo, kung saan sinabi nitong maraming mga tao ang talagang nainggit sa bagong serye ng DOS na ang APJ's Batang Quiapo. Dahil kumakailan lamang, naging top grosser ang naturang serye ni Coco Martin sa takilya upang magbigay daan sa ABS-CBN na makamit nito ang nasam-asam na makuha ulit ang sentimento ng mga manunood sa kanilang mga dikalibring palabas. Ang naging lahat ni Cherry Pie, sana kapag tumanda ako katulad ni Pin Videna, sana sa mga batang artista na henerasyon ngayon, sana merong isang Coco Martin na magbibigay halaga sa mga elder actors. Kasi kung anuman ang pinundar nila, yun din ang nagbigay ng inspirasyon ng leksyon sa aming mga batang artista. Sana kaming nasa edad ngayon sa mga batang henerasyon ngayon na artista, it's not just about social media. It's not just about how many likes you have or your followers. It's your dedication to your craft. And it's how kind and dedicated and committed you are with other people. Hindi lang sa co-actors mo, kundi sa lahat ng party ng team, sa staff, sa crew, sa utility, sa buong community ng pagtatrabahoan mo. Dagdag pa niya, sana sa lahat ng mga bashers ng Batang Quiapo, tumahimik na lang kayo. Kasi kung ayaw niyo manood, hindi naman namin kayo pinipilit. Inggit lang yan at nakakamatay iyan pag pinersonal mo na. Dapat nga magpasalamat tayo dahil kahit papaano nabubuhay ang pelikulang Pilipino, hindi yung paingitan mo na parang wala ka sa Pilipinas. Pinasalamatan din ni Cherry Pie si Coco sa pagtulong kay Pin Videna noong sumailalim ito sa spine surgery last year. Hindi ito isinapubliko noon ni Coco Martin kung pagmayabang lang daw ang gustong gawin ito sa kanyang buhay. Subalit, mismong si Pin na ang nagbahagi nito sa publiko dahil ito lang daw ang kanyang kayang gawin na pasalamatan ang actor sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya. Pagpapatuloy pa ng kwento ni Cherry Pie, ang dami-raming tinulungan ni Coco na yung iba, hindi na nga niya pinapaalam. Ang sinasabi niya nga kanina, bakit hindi mo bibigyan ng pagkakataon kasi minsan diba pagkakataon na ang kailangan para maipakita yung biyaya na binibigay sa kanila ng Diyos at yung ang ipinagkakaloob at sinashare generously ni Coco sa iba. Salamat! Pagbabalik tanaw naman niya noong nagsisimula pa lang si Coco sa showbiz, dati kasama ko si Coco sa isang indie film, Foster Child. Noon pa man, sobrang sipag niya kasi magsisimula kami ng alas 7 ng umaga, mag-shooting, matatapos kami, gabi na. Si Coco nandoon lang sa isang tabi, kaibigan na namin siya, kakilala na. Sasabihin namin, oh, anong ginagawa mo dyan? Ang isasagot niya, naghihintay lang ako baka kailangan ng talent. Maglalakad o mag-ano basta andito lang ako. Hindi talaga siya umalis kaya noon pa man, sobrang hardworking na yan. Samantala, ayon nga kay Coco Martin, ibinabalik lamang niya sa kanyang kapwa lalo na sa mga taga-industriya ang natatanggap na mga blessings sa buhay. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, sa kanyang pagsisimula sa pagiging artista, hindi niya maiwasan ikwento ang mga taong mababa ang tingin noon sa kanila bilang mga baguang artista. May mga pagkakataon rin daw na makatanggap siya ng pagmumura sa ilang mga showbiz director at pangmamaliit sa mga sikat na tao sa industriya, lalong-lalo na raw sa mga sikat na TV host ng isang non-time show. Kwento ni Coco Martin, nagsimula rin ako sa wala. Sabi ko nga dati, ano lang ako, extra. First acting experience ko, minura ako ng director tapos pinapapalitan ako. Mahirap yung pinagdaanan ko bago ako naging ganap na artista talaga. Hindi man totally pag-aartista ang pangarap ko, ang hirap ng oportunidad. Pagbabahagi pa niya, noong artista na ako, may mga pagkakataon na nakakasalubong ang ilang mga sikat na TV host at binabati ko sila. Pero yung sagot sa akin, bakit sino ka ba? Kilala ba kita? Piling ko noon, nababastos ako. Pero sabi ko nga darating ang panahon na makikilala nyo rin ako. At ipinapangako ko yan sa sarili ko. Yan na ang mga bagay na nag-inspire din sa akin para pagbutihin ang trabaho ko bilang artista. Pero ganun paman, hindi na napigilan ang pag-angat sa buhay ni Coco Martin at isa na ngayon sa mga hinangaang malaki at sikat na artista sa mundo ng showbiz.
nagsimula ng umere ang kanyang serye na APJ's Batang Quiapo noong February 13, kung saan instant jackpot ang kanyang mother network na ABS-CBN dahil sa magandang feedback ang manakwa nito sa kanilang manunood.